Nandito na naman ulit tayo guys dahil dumating na yung in-order nating camera lens. So in-order ko to online. Nabili ko to sa Santa Delivery PH. Meron din silang Facebook page, no? At saka meron din silang shop sa Lazada. So, bakit nga ba ako bumili ng bagong lens? Meron akong lumang lens. Ito yung dati kong lens na kasama ng camera ko. Ito, yung 18-55mm na kit lens. Version 2 siya. Ito yan, papakita ko sa inyo. Yan. So, bumili ako ng ito yung bagong lens na binili ko sa Santa Delivery PH na STM. Merong nakasulat na STM sa dulo. Yan. So, kung bibili kayo ng lens, check nyo mabuti ang may STM na nakasulat dito. Ito nga pala yung camera ko. Yan. Ito yung mas latest na version, yun yung STM. Dito sa version 2, kapag naka-autofocus ka, medyo may maririnig ka na konting ingay lang. No? Lalo na kung wala kang external na microphone na ginagamit. Pero kung magkakabit ka ng external na mic, hindi mo yun masyadong maririnig yung ingay. No? Tignan nyo mabuti yung pagkakaiba. Meron ding pagkakaiba sa physical na itsura niya. So, para lang makita nyo kung sakali, pag bumili kayo. Ako lang. Siya. Yan, no? So, tayo natin siya. Mas maliit na to ng konti, itong STM. Kumpara dito sa version 2. A few moments later. Naghanap ako ng mabibilhan ng lens sa online, sa Facebook Marketplace, sa Lazada, at saka sa Shopee. So, kadalasan ng mga nakita kong mga nagtitinda, lalo na sa Facebook, puro second hand o gamit na, no? At buti na lang, may nakita akong video sa YouTube na nagsasabi na maganda nga nabilihan ng camera at saka camera accessories din, pati ng lens, yung Santa Delivery PH. At nung chinek ko naman yung review, nakita ko dun sa Lazada yung mga reviews, lahat naman positive, no? O kaya sinubukan kong umorder doon. Bago kasi umorder sa kanila, nauna kong pinagtanungan, syempre, yung sa Canon mismo. No, tinanong ko sa kanila kung meron silang ganitong lens at sinabi nga nila ay meron. Pero ang halaga ng lens nila sa brand new din is 13,000. No. Buti na lang, nakita ko nga na merong palang Santa Delivery PH na nagtitinda rin ng bagong lens. No, sa halagang 4,990. So, ang laki ng diferensya, no? Mula din sa 13,000 naging 4,990. At nung chinek ko nga, tapos syempre tinesting ko din, legit nga, no? Na brand new talaga siya. Bagong-bago siya. Tsaka working siya syempre, no? Magana siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng gamit yung lens na version 2 pagkatapos nun
yung lens naman na STM. Tara. Ayun nga guys, no, kung napansin nyo dito sa version 2 merong konting ingay lang kayo na mapapansin, no? Lalo na kung wala namang ingay sa background, no? O kung walang music background, maririnig nyo ng konti yung ingay sa video kapag naka autofocus, no? Dito naman tahimik lang siya, no? So yung sample na video na pinakita ko sa inyo, yung pinanood ko sa inyo, eh wala akong gamit doon na external mic. Yung internal lang na mic ang ginamit ko. Para mapanood nyo kung ano yung kaibahan. Marinig nyo ano yung kaibahan ng gamit tong version 2 tsaka tong STM. Sana nakatulong ako sa inyo sa mga naghahanap ng mabibilhan ng murang lens para sa Canon DSLR nyo, at saka kung ano yung bibili nyong klase ng lens, no? So hanggang dito na lang ulit, no? Shinare ko lang sa inyo itong nabili kong 18 to 55mm EFS image stabilizer na Canon lens STM. So, hanggang dito na lang ulit guys, no? Kung hindi pa kayo nagsosubscribe sa channel ko, pakiclick na lang yung subscribe button at saka yung notification bell para mas updated kayo sa mga videos ko pa na i-upload. So, hanggang dito na lang ulit, no guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam.